Welcome po kayo ulit dito sa bago nating recipe na inihanda ko para sa inyo na swak sa ating budget at gustong-gusto nating mga nanay. Lalo ngayon na sobrang mahal yung mga bilihin, napakahalaga na maisip natin yung tatlong bagay na lagi namin pinapaalala sa inyo, yung matipid, masarap, at masustansya. So, huwag nyo pong ihiwala yung kahit isa sa kanila. Sinchawahi bang Loy po muli ang inyong makakasama para sa kakaiba na namang pagkain na inahanda namin sa araw na ito. So, yung lulutuin ko ngayon ay tinatawag na fish kare-kare! Yan. Fish kare-kare. Bakit fish kare-kare? Hindi ba siya malansa? Hindi ba siya nakakasuka na magiging kare-kare siya? So, pakitapos nyo po yung video na to para matutunan nyo mabuti kung paano ba gagawin ang fish kare-kare na hindi po kayo malalansahan at masisiyan kayo sa lasa nito at sa sustansya na daladala ng fish kare-kare. Medyo mahal yung bilihin. Ma-high blood ka sa bilihin pa lang sa presyo niya. So, katulad po yung mga baboy. Sobrang mahal yung baboy. Nakaka-i-blood talaga siya sa palengke pa lang. Tapos yung baka, nagtaas na rin siya. Si manok, nagmahal na rin si manok. Mapagmahal sila masyado lahat. So, nahihirapan tayo na lutuin yung gusto nating kare-kare. Kasi nga, yung pangunahing sangkap na kailangan natin, napakamahal nila ngayon. So, syempre, hahanap tayo ng alternatibo na medyo mura, swak sa budget natin, na magagamit natin para makain pa rin natin ng tuloy-tuloy yung paborito nating kare-kare. So, yan. So, para po sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, pakiclick nyo yung button ng subscribe para po patuloy nyo matanggap yung mga videos na i-upload ko pa po sa mga susunod pa. Pakipindot nyo po yung like button para makita ko naman na nasisiyan talaga kayo sa ginagawa po natin dito. At ganun din yung share. Yan. Pakipindot nyo po yung share para naman yung mga hindi nakakaalam na gusto nyo na malaman din nila kung ano yung pwede nilang gawin para makain nila yung kare-kare ng masarap, ng mura, matipid, masustansya. I-share po natin sila sa iba. Yun po yung ginagawa ko ngayon. Yung sinishare ko, kung ano po yung mga natutunan ko sa aming nanay. So, tara po, gawin na natin!
natapos na naman natin ang isa na namang kakaibang recipe. At I hope na marami kayo natutunan na kakaiba na naman ngayon. At sana excited kayo na gawin ito, na ihanda sa inyong hapagkainan para sa inyong pamilya upang matikman na nila muli yung paborito nating kare-kare. Yun nga lang, naging kakaiba siya kasi naging fish kare-kare na siya. So, hanggang sa susunod po muli na pag-upload ko, yung hindi pa po nakakapag-subscribe, please subscribe para po patuloy nyo matanggap yung mga susunod ko pa na video. Pakiclick nyo rin po yung notification bell para palagi nyong dumarating na bagong video. At ganun din yung like para po bilang pagsuporta na natutuwa naman kayo para sa mga video po na o sinishare kong kaalaman sa inyo. And then yung pinakamahalaga, yung share. Kasi yung share, napakalaking bagay po nito. Sa iba, simple lang yung share, pero napakalaking bagay po ng pag-share. Papasalamat po ako para sa mga nanood ng mga nauna kong video. Thank you po sa mga suporta po ninyo sa pagla-like at sa pag-subscribe. Sobrang thank you po. God bless po sa inyong lahat. Hanggang sa muli natin pagkikita sa susunod na pamanang luto ni Nanay. So, kita-kita po tayo muli. Salamat sa time. Bye!